Wow. Pantay. Ayos pala. Yeah, salamat kuya. Ganda. Tingnan nyo. Lasa lang signal natin lalo. Ayan po, nalagyan na rin yung pagkabila ang gilid. Ganda ng pagkakadali. Sunny person na si Negs at si Kadede. Boom! Ganda na. Pormang porma na ang bahay. No, lalo ko na imagine yung magiging kwarto ko dito. Lalo na nung nabubungan. Ginalingan din ni Kadede. Simula na magbulitan kasama si Luit TV. Hello mga kapalalig, welcome na naman sa panibagong vlog. Ito ay kaduktong lamang ng vlog natin kanina umaga. Yan, ganado tayo dahil kakatapos nga lang natin kumain. At ayan na sila kuya, diretso pa rin sa paggawa ng ating bubong. So maglalagay pa rin sila ng yan dito sa sinepa para lalong gumanda. Mawala yung pinakauwang niya sa gitna, katulad nung nasa right side natin. Malapit na sila matapos. Poging pogi na yung bubong natin mga kapanalig. Poging pogi, parang yung mayari. At syempre, ang mga tropa natin dito, ang team kapanalig, ay patuloy pa rin po sa kanilang ginagawang project dito sa loob. Kaya meron silang premyo sa akin, no? Ayan na po sila, oh. Papakita ko lang mga kapanalig kung ano yung ginagawa nila dito. Yan, kanina nalinis ko na to. Pero hindi ko pa ganong minaster yung paglilinis kasi may babakbakin pa kami doon. Madudumihan lang din mga kapanalig, no. Kinakantuhan na ni Kadede. Binuo na. Ano nangyari? Binuo. Hindi makunan eh. Binuo nyo na yung layout? Pati sa pader? Okay, medyo nahirapan sila sa paglayout dito. At ito na, oh. Yung nagawa ni Legs. Nakantuhan. Ang bilis ni Legs magkantuhan, ah. Basta sa mga kantuhan talaga maasahan si Legs. Diba? Kanto. Aha. Sana'y nasanay kayo sa kanto. Binuo nyo na pala lahat, pati kasama pa, Der. Iisahin na lang? Pag-iisahin? Kukunan lang ang pinakaliot ng kuhan. Okay. Ang pinakaliot ng kuhan. At ngayon, pagpapatuloy ko lang yung paglilinis dito sa mga gilid-gilid. Katulad nitong mga naipo na simento para mawala na siya dyan. At hindi na tuluyang tumigas ng tumigas, mga kapanalig. Ito dito, tatanggalin rin natin yan. Ito medyo nalinis ko na eh. Yeah, sinisilip ko kanina yung magiging CR dito. Ayos, malaki-laki. Pati yung magiging terrace, no? Kasi sa pakiramdam na nabubunga na, hindi na tayo nainitan. Ramdam na ramdam natin dito sa loob ang presko ng panahon. Wow. Pantay. Ano na? Ayos pala. Galing mo. Puro mo eh. Siyempre. Ito mga ganyan. Good student. Yung mga tinuro ko sa'yo talaga hindi mo nakakalimutan. Very good. Sabi ko na nga. Tawa si kuya.
nadali. Ganyan pala yan, ha? Kantuhan. Yung si Mastika Dede, medyo na problema kasi doon sa Hollow Blocks. Pero mamaya, maumpisa na rin yan. Natakot kasi mag-isip? Ano? Natakot na mag-isip, baka daw mawala sa sarili. Hangin dito. Ang sarap sumilip dito sa bintana na to pag nagawa na ko. Oo. Woo! Gaya ang makikita nyo dito na tanawin. Sa banyo. Ayan yung banyo. Tapos dito kitang-kita nyo ang kubo. Ganda na pag may gantuan tas bintana. Ano yan, tol? Telescope? Hindi yung mga sa mata. Parati ka naninilip. Ano yun? Guliti. Ayan. Kaarong ka nyan. Kaling yung next magkantuhan, no? Mamaya, sabay sila magkakantuhan dyan. Nice lang ni paring kadede. Etong tansi dito. Lakas ng hangin, my goodness. Sarap talaga, preskong presko. Parang sarap maglagay ng papag dito, tapos matulog, no? Tapos open yung bintana. My God. Diba, pare, no? Yes. Ako po. May ginagawa si kuya dito. Ano yan, kuya? Stand ng Starlink yan? Grabe, ang ganda na. The best yung pagkakagawa mo, ha. Special, ha. Oo. Ganda na pagkakagawa. Ilalagay yan doon sa may bubong. So, dyan ipapatong yung pinaka, ano, ng Starlink. Sa gitna. Galing. Balik naman tayo dito kay Negs. Titignan natin ang kanyang, ang husay sa panggilid. Gusto mo ba premyo? Tatanggalin muna natin na, oy, umuulan! May gas! Huwag muna, hindi pa kami tapos sa trabaho. Tatanggalin, ha? Ang galing nung ginawa nila, oh. Parang nasa ano? Kaya baliktad. Pag ganun po. Yan. Ay, di. Yan, pag ganyan sana. Hindi kaya. Sige, hahanap naman po ng signal yan. Yung katulad na lang kanina. Yan. Hindi lang ako makalapit na sobra pero ang ganda nung ginawa ni kuya na lagayan nung ano natin, Starlink. Matibay yan. Kahit may bagyo na dumating, hindi yan matitinag dyan. Ganda nung pinakapatungan. Starlink. Pipinturahan na lang natin siya, isasabay natin sa pintura para yun nga, hindi kalawangin. Nakapaglagay na rin dito ng ano, sa panggilid. Ganda, no? Uy, yung wire, dadahanan niyo to, pre. Umakyat talaga ako dito, mga kapalarig, para makita natin ang... Sir, ano? Hindi ho ito na... Ano, ah, nababatak, no? Nababatak. Oo, ibubuol na lang dyan. Yan, no? Tingnan nyo naman, para siyang merong stage. Ganda ng ginawa nilang patungan. So ayun, sasabay na lang natin sa pintura. Bibili pa tayo ng pintura na kakulay na itong brown, eh. Ganda yan, sir. Yan, salamat kuya, ganda. Tingnan nyo, lasa na ng signal natin lalo. Kusa naman na naghahanap ng signal yan, yung Starlink. Umikot siya kanina, no? Tatali na lang natin dito para hindi na babatak. Dapat yan, sir, hindi ho siya, sir, ano, hindi siya alamre, dapat ho niyan, eh. Tali lang na, ano, no, hindi matalim. Cable tie. Cable tie. Meron na ata ako dun, saglit. Makikisuyo lang tayo kay Utol nung ano, yung cable tie na tinatawag. Para laban na laban yung ating Starlink. Wala dyan? Wala? Para makita ko yun. Pa ako ng kaunti. Paano ako ng kaunti ng ano? Ng wire? Oh, wire. Kasi nababatak siya. Oh, okay. Ayun. Sige pa, kaunti pa. Kaunti pa. Okay. Yan, para hindi mahila. Yan, sir. Agis mo lang, tol. Paano? Dabot ka dito. May agdan. Yan. Yan, sir. Laki-laki mo, sir, yung bato bago ibahagis mo sa... Baka tumama sa mukha ko. Ay, naku po! Nabitin pa tuloy!
Nakakatuwa naman. Tinest ko kanina yung ano, umabot ng 151 Mbps. Alayo ah. Kaya tol, lakasan mo tol, lagyan mo ng persa. Yan. Nadali mo. Nadali mo. Yan na, lalagyan lang natin dun sa gilid. Kasi bawal din yung ano, alambre. Madadamage yung pinaka ano niya. Dito na tayo, no? Yan. Galing mo talaga, kuya. Kasya ba? Okay. Yun, nagkakabit na rin sila dun sa pinakahulihan. Nung sa Sinepa, mga kapanalig. Ito na, papakita ko na sa inyo. Nandito na rin naman tayo sa taas. Kung ano yung mga nakabit dito. Yan, naharangan na nila. Okay na. Okay na rin, ayan o. Nakita nyo na po. Ayos, may alulod na rin doon. Okay, tayo dito sa kabila. Para mapansin natin. Ingat lang. Hobya! Nandito na rin naman tayo sa taas. Papakita ko na sa inyo. Ayan po, nalagyan na rin yung pagkabila ang gilid. Ganda ng pagkakadali. Dahan-dahan lang tayo kasi malalim doon sa part na yon. Yan. Yan po. Ito na yung pinaka tawag dito, gutter. Pinaka alulod. Nalagyan na rin nila ng pinaksapin. Kompleto na rin sa tornilyo. Yan, pati dito. Nalagyan na rin. Yan, kompleto na. Ganda na pagkakasetup ng ating ano. Salamat kuya. Alright. Baba na tayo. Ang ganda ng pwesto. Pinag pala, kulang tayo ng dalawa, no? Ah. Uy. Yeah. Dahan-dahan lang. Mahirap na. Uy. Yun. Umabit. Let's go. Okay na. May bubong na tayo. Nasa nasa ano na tayo, malapit na tayo sa katotohanan. Kulang na lang yung mga kantuan sa loob at palitada. Tapos okay na. After noon, meron pa pala tayong mga ano, linyahan ng kuryente. Tapos palitada lahat. Okay na, tapos bintana, tapos mga gamit, tapos na. Baba na tayo. Yan, pumunta na tayo dito sa baba. Napakita ko na naman sa inyo yung sa taas. Malapit na sila matapos. Silipin naman natin. Ano tal? Bahay na ba tal? Oo, pwede na. Binaklas ko na nga yung iba kanina. Smooth! Basain lang natin kasi tapos na mag-layout ka, Daddy. Yayariin niya na. Hindi ka na. Happy New Year! Si Utol ay sumuporta na rin dito. Naglinis na siya sa paligid. At inaalis niya na yung mga nalinis ko dito kanina. Nalinis, I mean, nilagay ko ng kalat dito kanina. Kasi inipon ko dyan mga kapanalig yung mga galing dito. Di ba pwedeng sa baba? Doon yung mga kahoy. Sa baba na lang, no? Para ano dito, maliwalas. Plano kasi namin ilagay dito yung mga kahoy sana. Pero sabi ko, doon na lang sa baba. May bubong naman to eh. Diba? Ditong slab. Para maliwalas dito sa loob. Yun na, nagsisimula na si Kadede. Final na. Nasukatan niya ng na layout niya na. Ang pinto dito sa kwarto. Let's go. Sunny person na si Negs. At si Kadede. Akong bahala magbigay sa kanila ng halo pag kailangan nila. Magsabi lang kayo, halo! Halo! Halo na agad. O yun, yun, dumi. Wow. Ang galing, oh. Perfect shot. Wow. Galing mo talaga, Leo Guerrero. Mga pitik na ganyan. Leo de Guerrero. Ako na yung naghalo nito kanina mga kapanalig.
Dito na tayo sa kabilang side. Galing mo talaga kadudiw. Sinilip, sinipat-sipat. At wala lang halo, kaya maglalagay ako ng halo. Maghalo pa ako. Ilan? Dalawang saka ulit? O sobra? Salamat. Ano tal? Mga ilang ano pa? Sa klating sako? Alright. Isang sako, sige. Okay. Si Utol nagilinis na rin dito sa loob. Naka-gloves para protection sa kanyang kamay. Oo. Kailangan gamitin natin yan. Malapit na tayo ulit maghalo mga kapanalig. So sabi ni Negs, set kalahating sako muna ang haluin. Dahil anong oras na rin, baka abuti sila ng hapon, di ba? Ang hirap pala mag-layout, ha? Isa lang pala. Sabi ko nga, isa lang eh. Halo! Yeah! Ito na po. Ang inyong hiling. Isang sako po. Boom! Muntik na. Bali, gano'ng karaming simento yon? Ha? Kalahati. Okay, kalahati. Yeah, tol. Kalahati lang, tol. Okay, perfect, tol. Thank you, tol. Alright, thank you. Hoy, saglit lang. Tapos na pala gawin yung ano, ating bubong. So, syempre, after ng gawa, alam nyo na, bayaran na, bayaran. Woohoo! Kuya, okay na po? Yes! Mission complete! Okay. Hindi na tayo akit sa taas kasi medyo delikado, no? Yeah. Sir, halimbawa po, ano, mag-aakit po kayo sa taas, hindi nyo lang po ipapatong yung hagdan. Kasi may matigas na part doon. Oo, dyan lang ako nilinagyan ko ng maraming ano. Okay po, okay po. Ayos. So nagliligpit na sila doon. At ako kukunin ko muna yung babayad ko kaila kuya. Ngayon, ang ganda, ang pogi. Ayos na, ayos na.
Kulang na lang yan yung pinaka tubo para pag umulan. Yeah. Ito na po yung pera na ibabayad ko sa kanila. So ano na lang to, 14,000. Kasi nung nakaraan bumali na sila ng 6,000, kaya ito na lang po yung natitira. Bibigay na natin sa kanila. At ang oras natin ngayon, anong oras sila natapos? Yeah. 2:43. Yan po, alas 2:43. Tara. Bigyan na natin. Bababa na sila. Winalis na rin nila yung pinakabubong. Yan. Para pogi-pogi. Wawalasin pa lang pala. Para maalis yung mga ano, dumi-dumi. Pero bubuhusan namin ng tubig yan para talagang kumintab. Pogi na ba? Ayos. Parang nabunutan na naman ako ng isang tinik dahil gawa na yung bubong. So ang problemahin na lang natin yung baba. Niligpit na nila yung gamit nila. Magkikita pa naman tayo kasi ano eh, gagawin pa yung pinaka-tubular doon sa gitna. Baka palaging kontakin na lang natin si Daddy Oms para okay na. Mag-uusap na lang sila nung ni Kuya Jun kung paano. Ganda na. Pormang-porma na ang bahay. Lalo na pag nagkaroon na ng kanto yung mga bintana at napalatadahan, lalo na siyang gaganda. Ano kaya ang kulay ang ano dito, no? Bagay dito sa ano, kulay brown. Huy! Mga aso kung saan pupunta. Ayan na po ang itsura. Wow! Mas na-appreciate ko siya ngayon mga kapanalig nung natapos na. Ano? Ganyan po ang style ng aking bahay. Model house. Mas gaganda na to mga kapanalig pag nalagyan na ng pinaka-kisame dito sa labas. Pag-iipunan ko pa yan, no? Ayan. Ang saya. Yan, hindi pa rin bumababa si Kuya dahil nilalagay niya pa pala ng sealant yung mga pinagkapitan nung ano, nung tawag dito, flasher ba tawag dyan? Yan. Para sure na hindi tatagas yung ulan. Mahirap nga naman yung babalik pa eh. Kamustahin natin sila dito. Ano tol? Kaya pa tol? Alpay ka na. Hayaan nyo na tumigas yung halo. Galing ah. Ano? Kaya pa? Ano? Puntahan natin sila. Parang malungkot si Kadede. Kailangan pasiyahin natin si Kadede. Opo. Nadali na rin pala. Mabilis lang din tong gumalaw si Kadede. Kaya saglit lang sa kanila yan. Anong gusto niyong premyo? Kumain na tayo kay Kuya Jun. Yan. Si Kuya Jun kasi ang master nila eh. Kaya sa kanya natin yung ano. Kuya Jun, papakontak na lang kita ulit kay Daddy House pag ano. Okay. Doon sa mga ano. Okay. Doon sa tubular. Tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Tama po. Ah, sige po. Yung jacket pa. Ay! Kuya Win! Maraming salamat. Ah, sige po. Kay Kuya Jun at kay Kuya Joel. Tama ba? Joel, no? Opo. Oh, kay, at kay Kuya? Jun. Jun din! Wah, pare-pares pala silang ano din. Puro J. Okay. Masaya ako sa ginawa nila dahil talagang ang ganda. Hindi ko alam kung kami-kami lang gumawa niyan. Baka hanggang ngayon hindi pa rin tapos yung sobrang ganda. Baka nandun pa rin tayo sa may ano niyan, si Parley na ano. Tapos na. Mission complete na sila ku ano, dalawang June at si isang Kuya Joel. Dalawang June. Sunod ulit na mission. Ingat po kayo ha. Maraming salamat po. Uwi na sila sa kanya-kanyang pamilya. Sabagad si Kuya Jun eh, sa GMA pa to. Pero mukhang tatagay pa yan mga yan. Ingat po kayo. Sige po, sige po. Sige po, ingat po kayo. Ingat kayo. Alright, tapos na ang ating bubong mga kapanalig. At si Negso, ayaw magkape. Tol, magkape ka naman! Huwag mo masyadong seryosohin. Sige po, ingat kayo. Akit na sila.
tawagin na lang ulit natin yung ano, papatawagin na lang ulit kay Daddy Oms pag doon sa ano, Tubular. Yeah. At ngayon, dahil tapos na, esprayan muna namin yung bubong para mawala yung mga bakal-bakal niyang maliliit, mga kapanalig, no. At i-set up lang namin ni Kuya yung hose. Malakas naman yung pressure dito, eh. Natol. Ano ka na? Dami, op. Ano? Parang abot na, pag ito na lang muna. Ha? Abot na ata. Okay. Tignan natin kung may tulo yung bubong. Ano, dukto nga natin, tol. O sige. Hindi pa abot. Hindi pa abot. Yan, sprayan mo, tol. Ge! Nahawakan ko lang dito kasi malakas yung pressure, eh. Tatanggal. Yeah ba? Bulan! May tagas ba? May tagas? Papabalikan natin sila, kuya, kung may tagas. Tol, ano mo nasasabi mo sa bubong? Pogi? Pogi, no? Ayos na ayos. Bagay na bagay ang kulay. Update lang tayo dito sa ginagawa ni Kadede dito sa pintuan. At ayan po, nagkakaroon na ng ano? Forma! 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 At syempre si Negs na seryoso pa rin sa kanyang ginagawa. Oh. Talagang ano, masinsinan talaga yung pagkakanto ni Negs, no? Eskwala. Eskwalang eskwala. Eskwala. Mm. Eskwalahan talaga, eh. Eskwalahan pang kahit. Ewan ko na nga lang kung di pa maskwala yan, no? Ang pang kahit eskwala. Tindi yan. Alright. Akyat muna tayo dito sa taas. Yan, gusto ko lang makita tong part na to ng kwarto na meron na siyang bubong. Mamaya! Ah. Oh, hello! Hi! Okay tayo. Yan. So, ito na po. No, lalo ko na imagine yung magiging kwarto ko dito. Lalo na nung nabubungan. At kitang-kita natin yung ano, salamin dito, no? Ang ganda. Ayan. Tapos dito, yung kaduktong. Pwede tayo maglagay ng gamit. Diba? Mga importante. Tapos yung higaan, syempre itatabi natin dito sa bandang gilid lang. O doon. O baka dito na rin. Hindi ko pa mapag-desisyonan kung saan ko ilalagay yung higaan, eh. Hindi naman ako maglalagay ng pinaka-frame ng kama. Yung talagang foam lang siya, mga kapanalig, no. Yan. Yan po. Ang magiging itsura niyan. Oh. Tapos yung kisame niya, isasabay na natin sa ano, kung pababa, pababa rin yung kisame niya, hindi natin ipapadiretso. Para matas-tas naman kahit kung paano. Yan po. Bintana. Tapos dito yung magiging pintuan, palabas. Nakikita nyo na po, mga kapanalig. Tapos doon sa banda doon, ang magiging pinakatambayan din. So pagdating ng araw, pwede rin natin siya i-convert sa ano, sa pagiging kwarto. 'Di ba? Ayusin pa. Yan po. Maluwag pa dito. Hindi pa naman pala ako ganong mauuntog pag nagkaroon na ng ano to, ng kisame. Kahit doon sa part na 'yon, kasyang-kasya pa ako, saktong-sakto ko yung height ko. 'Di ba? Laki na niyan. Sakto-sakto yung height ko dito sa ano pag tinanggal to, no? Kaso nga lang, pag naglagay tayo ng pinaka tubular dito, tapos maglalagay din ng pinaka makapal na plywood, so angat tayo ng kaunti, baka mauntog ako. Pinag-iisipan ko, mga kapanalig, na kung gagawin ko na bang kwarto agad tong side na to, o gawin ko munang paglabas ko sa kwarto, eh pwedeng maging tambayan lang siya na may mga sopa. Ganyan. Gets niyo po ba? Tapos yung may rehas nga dito para kita yung sa baba. Kasi kung papagawa ko siyang kwarto, pati ito, ipapasara ko na rin yan. Pero hindi ko na rin siya, ano, tawag dito, hindi ko na siya papaasintadahan. Lalagyan ko na lang siya ng ano, tawag doon, pre? Yung kulay puti na ano? Insulation? Insulation, hindi. Yung pangpader. Ay, Artiflex. Hardiplex, yon.
hard flex na lang para hindi ganong mabigat. So bahala na. Para maging dalawa yung kwarto, pag may bisita, edi ano, pwede dito sa kabila, di ba? Tapos ako dito naman sa ako sa likod. Kung yung anak ko ay bibisita dito, silang dalawa dyan sa kwarto, para may choices, di ba? Kwarto na lang, pre? Oo. Sayang naman yung plano ko kasi dito yung una, yung may grills eh. Pag-isipan ko muna. Dahil ganito na lang gagawin ko, mga kapanalig. Itutuloy ko pa rin yung plano ko, no? Hindi ko siya gagawin kwarto. Talagang ano lang siya, tambayan lang. Ipapag-grills ko pa rin to. Para makita ko lang kung ano yung mga unang gusto kong maging plano, di ba? Tapos, pag talagang kailangan na ng isang kwarto, madali lang naman siya i-convert sa kwarto, mga kapanalig. Lalagyan mo nga lang ng harang diyan. Basta itutuloy ko yun. Para kakaiba naman yung bahay. Makikita mo yung mga nangyayari dun sa baba, di ba? Pag may grills siya. Di ba? Oo. Ano na lang natin siya? Gagawin kwarto pag kailangan na. Ginalingan din ni Kadede, oh. Sabi ko, pag may nauntog dyan, talagang ano. nakakahiwa, ah. Sabi mo. At yung sasilipin naman natin dito sa labas. Si Negs, ang lakas ng hangin! At all, kaya pa ba? Bah! Ang pinulido mo, ah. May premium daw, eh. Kaya pulido. At all. Grabe naman yung mga kantuan eh. Nakakahiwa, oh. Oh? Nakakahiwa. Siyempre, hindi naman papaulis pari ka dito eh. Bubulihin mo pa. Bully talaga to si ano, si Kadede. Tatapusin lang, ubusin lang yung tawag dito. Semento. No? Tapos pahinga na. Tingnan mo kanina, is para hindi naman. Oo nga. Ang daming retaso nung yero, mga kapanaling. Hindi ko alam gagawin ko dito. No? Pero siguro may paggagamitan pa yan. Pag duduktongin mo lang, pwede na yan eh. Tapos, ito, gagawin nga naming upuan yan. Nabanggit ko na naman sa inyo. Tapos may mga titira pa tayong pampaao. Diba? Seryoso ah. Half day lang yan. Kinis ah. Nakalimutan ko mag-outro kahapon, mga kapanalig, no? Kaya ngayon na lang ako mag-outro. So, yun. Yung natapos naman... hindi pa nila natapos yung mga kantuhan, kaya itutuloy na lang mamaya. Ayan, mga kapanalig, maraming salamat po sa pagsubaybay at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Team Kapanalig. Ayan, shoutout po sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas at syempre sa mga OFW nating subscriber dyan. Mag-ingat kayo lagi. At ayan, yung mga sponsors ng Team Kapanalig, hindi ko naisa-isa yun. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ayun, hanggang dito na lang po. Magkita-kita lang tayo sa next update. I love you all, mga kapanalig. Lagi kayo mag-iingat. Simula ng magbulita, kasama si Nui TV.